Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Ginang Samantha Amber Adobo Opiniano at ako ay narito ngayon sa inyong harapan para magkwento. Ako ay merong ikikwento sa inyo at tayo ay makinig. So bago tayo magsimula, gusto kong makinig ang lahat. Umupo ng maayos. Ilagay ang mga kamay sa lamesa. At makinig sa akin. Handa na ba tayong lahat? Very good! So tayo'y handa na. Magsisimula na tayo. Ang kwentong babasahin ko sa inyo ay tungkol sa isang bulate. May narinig na ba kayong kwento tungkol sa isang bulate? Okay. Sakto. Dahil ngayon ay babasahan ko kayo or kwentuhan ko kayo ng kwento tungkol sa isang bulate. Okay. So, ang pamagat ng ating kwento, ayan na, si Bolet Bulate. Okay. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento, mga bata? Tama, ayan na, si Bolet Bulate. Ito ay kwento ni Luis B. Gatmaitan, guhit na ilustrasyon, guhit ni Aba Luch Delena. Okay, so handa na ba tayong makinig? Very good. Sina Joshua at Casey ay lagi na lang nakayapak. Ano ba ang nakayapak? Very good. Ang nakayapak ay mga batang walang suot na tsinelas, di ba? Walang suot na mga tsinelas ang mga batang nakayapak. Sawang-sawa na sa kababawal sina Tatay Bilyo at Nanay Leia, pero talagang matigas ang ulo ng magkapatid. Kapag nakaharap ang kanilang mga magulang, isinusuot nila ang kanilang tsinelas na digoma. Pero kapag tumalikod na mga ito, nag-uunahan sina Joshua at Casey sa pag-iitsa ng kanilang mga tsinelas. Ano nga ba ang pangalan ng mama at papa ni Joshua at ni Casey? Ng mga magulang ni Joshua at ni Casey? Tama! Sina Tatay Bilyo at Nanay Leia. Yippee! Mas mabilis tumakbo kapag nakapaa, hiyaw ni Joshua. Ako rin! Mas masarap paglaro ng piko pag nakapaa, sabi naman ni Casey. At sa halip na sa paa isuot ang tsinelas, sa kamay nila ito isinusuot. Saka sila nagpapakabilis-bilis ng pagtakbo. Yan. Dapat sa paa isuot pero sinuot nila sa kanilang mga kamay ang kanilang tsinelas. Kapag nagsawa na, aalisin nila ang tsinelas sa kamay at gagawin nila itong pamato sa pagtutumbang preso. Ubod lakas nilang babatuhin ng tsinelas ang mga nakahilerang lata. Tuwang-tuwa ang magkapatid habang nagdedeforma ang mga kaawa-awang saping sa paa. Hindi lang yan. Nasanay na rin ang magkapatid na humarap sa pagkainan nang hindi man lang naghuhugas ng kamay. Tama ba mga bata na hindi tayo maghugas ng kamay? Hindi. So dapat tayo ay maghugas ng kamay palagi. Nagkukunwari sila sa harap ng kanilang tatay at nanay na malinis na ang kanilang mga kamay. At basta rin lang malulusot, kakain sila ng nakakamay. Tingin kasi nila sa kutsara at tinidor ay mga kontrabida sa pagkain. Mas ganado akong sumubo kapag nakakamay, sabi ni Casey. Napunong-puno ng kanin ang kanyang bibig. Oo nga, ayoko rin magkutsara, sang-ayon naman ni Joshua. Isang araw, dinatna ni Nanay Leia na naghahabulan ang dalawa na kay dungis-dungis. Ano ba ang madungis? Very good mga bata. Yun ay marami ng
kalat or hindi na malinis ang kanilang mga kamay, paa, pati yung kanilang damit. Pawis na pawis, parehong nakayapak at kay dumi-dumi ng mga kuko sa paa. Hindi ba't sinabi ko, huwag na kayong magyapak? At bakit puro lupa na naman ang mga kamay niyo? Papasukin ang mabulati ang tiyan ninyo. Ikaw, Joshua, mas matanda na kay Casey pero ikaw ang pasimuno. Sabi ng nanay. Nang tumalikod na si nanay, bumulong si Joshua kay Casey. Paano kaya makakapasok ang mabulati sa tiyan natin? Eh, ang lalaki naman nila. Hindi ba? Hindi naman kayang gawin ng bulate iyon. Sa lupa nakatira ang mga bulate. Diba, kuya? Sabi ni Casey. Kung may natutuwa sa ugali ng magkapatid, ito ay si Bullet Bulate. Yan na! Lalabas na si Bullet Bulate. Walang kahirap-hirap siya nakapasok sa katawan ni Joshua. Nangyari yon isang araw nang si Joshua ay kakain ng tanghalian at tinamad na maghugas ng kamay. Nagtago si Bullet sa mahabang kuko ni Joshua na nooy nangingitim sa dumi. So ito ang kamay. Walang nakahalata na dumikit siya sa duming nandoon sa kuko. Paano itlog pa lamang siya noon? At napakaliit niya kung kaya't hindi siya basta-basta makikita ng mga mata nito. Nang isubo ni Joshua ang kanin at pansit, kumapit ng mabuti si Bullet sa pansit. Hindi siya bumitaw kahit ninguya-nguya ito ni Joshua. Maya-maya ay kasabay na siya sa pansit na nahulog sa mahabang tubo. Ang dulo pala ay ang sikmura ni Joshua. At nasa loob na siya ng bituka. Ano ba ang sikmura? Ito ay ang ating nasa loob ng ating tiyan. Ang sikmura. Doon, kapansin-pansin ang pagbabago ni Bullet. Araw-araw, nag-iiba ang kanyang anyo. Mula sa isang napakaliit na itlog, si Bullet ay naging bulate na parang sinulid. Araw-araw siya ay lumalaki hanggang sa siya ay naging isang matabang bulate. Nagulat ang mga laman-loob ni Joshua sa naging itsura ni Bullet. Hindi nila akalain ang maliit na itlog ay magiging isang bulating mataba at mapanganib. Ako si Bullet Bulate. Ako ang unang bulate sa tiyan ni ito. Sisimulan ko na ang pagpaparami, hiyaw ni Bullet Bulate. Sinundan ito ng tawang nakakakilabot. Hik, 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 hik. Hik, 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 hik. Takot na takot ang mga lamang loob sa kanilang narinig. Ngayon lamang sila nakakita na nilalang na ganun kapangit. Lahat sila'y naging takot na kay Bullet Bulate. Naku! Magsisimula na ang salot, kabang-kaba ni Bing Bituka. Ano ang gagawin natin? Naiiyak si Appendikiko appendicitis. Appendix. Kinikilabutan ako sa itsura niya. Para akong masusuka. Hiyaw ni Sebyong Sikmura. Taas na ang umikot si Bullet Bulate sa buong tiyan. Isa-isa niya itong ininspeksyon ang mga naroroon. So, makisig. Taas noo si Bulate. Kay babaw ninyo talaga at tinakpan pa ni Bullet Bulate ang kanyang ilong. Gigil na gigil ang lahat sa lamang loob sa bulating upod ng yabang. Pero wala silang magawa.
nakapasok na si Bulat Bulate sa kanilang teritoryo. Kakampi ko talaga yung si Joshua at lahat ng mga batang matigas ang ulo. Kung naging masunurin siya ay hindi sana ako nakapasok. Buti na lang hindi niya alam na ibang-ibang anyo ko bago ako naging isang bulate. Sa gitna ng mga lamang loob na natakot na takot, si Bullet ay nagtalumpati pagkat siya'y nagbigay ng palaisipan sa lahat. Sino kaya ang makakahula kung saan ako nagmula? Sa una, itlog lang ako na hindi nakikita. Kapag ako'y nakapasok sa tiyan ng isang bata, mula sa itlog, ako'y nagiging larva. Parang sinulid na kikibot-kibot. Kikembot-kembot at iikot-ikot. Hindi makahintay na makapaglakbay sa abdo, sa baga, appendix at atay. At pagdating sa bituka, ako na dating bulilit na larva, nagbabagong anyo, bulating malaki na at syempre pa. Ang sustansyang nasa inyo, sa akin na mapupunta. Hik-hik-hik-hik. Yan ang talumpati ni Bullet Bulate. Diring-diri sina atoy atay, bing bituka, aping abdo at appendikiko, appendix, na mukhang tambaka ng basura ang kanilang daigdig. Nangitlog si Bullet Bulate at ang mga itlog ay naging mga larva na ubod ng dami. Ang mga larvang itlog ay naging mahahaba at mapanganib sa bulate. Naggalat ang mga itlog ng mga larva at mga bulate sa buong bituka. Ang iba ay nagkumpul-kumpul na parang mga bola. Ang dating malinis na tiyan ni Joshua ngayon ay puro bulate na. So yan, from itlog naging bulate. Para na silang yarn na nagkumpul-kumpul dahil sa dami nila. Isang araw, napansin ni Nanay Leia na hindi makakain si Joshua. Maputla ito at nangihina. Si Casey naman ay nagreklamo na masakit ang kanyang tiyan. Ano kaya ang problema ng magkapatid natin? Tanong ni Nanay Leia. Alalang-alala rin si Tatay Bilyo. Dati-rati napaklikot ng dalawang iyan. Bakit ngayon napakatamlay nila? Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa doktor. Baka kung ano nang nangyayari sa ating mga anak. Nang gabing yun, nasa toilet si Joshua. Maya-maya ay bigla itong sumigaw. Nay! 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 May bulate sa aking pupo. Dali-daling pinuntahan si ni Tatay Bilyo at Nanay Leia ang kanilang anak na nasa kubeta. Bulate pala ang dahilan kung bakit sila nanghihina, sabi ni Nanay. Siguro may bulate rin ang kapatid mong si Casey. Huwag kang mag-alala. Pupurgahin natin sila, sagot ni Tatay Bilyo. At inihanda niya agad ang gamot pampapurga. Walang kamalay-malay si Bullet Bulate. At ang kanyang angkan sa susunod na mangyayari sa kanila. Kasalukuyang silang natutulog ng mahimbing habang ang kanyang mga kasamang bulate ay naglalaro. Nagpapgulong-gulong, naghahatakan, nagpapadulas-dulas at nagkikembutan. Ano yung mga bulate? Nga!
O sige, lunukin mo na. Lunukin mo agad. Mabilis na pumasok sa bituka ni Joshua si Purico Purga. Handang ipagtanggol ang mga kaawa-awang si Joshua sa mga nanggugulong bulate. Katakot-takot na labanan ang nangyari. Suntok dito, hampas doon, hila dito, tulak doon, sipa dito, tadyak doon. At natalo ang mga batang bulate na nasa loob ng tiyan ni Joshua. Natalo sila sa labanan. Nagising si Bullet Bulate sa hiyawan. Noon niya nakitang maraming bulate na ang naninigas ang katawan. At ang iba naman naghihingalo at nangingisay. Marami sa kanila ang namatay. Nagmamadaling tumakas si Bullet Bulate. Nagtago-tago siya sa mga sulok-sulok at gilid-gilid ng bituka para hindi siya makita ni Purico Purga. Kumapit pa siya ng mahigpit kay Appendikiko Appendix na halos himatayin sa takot. Pero inabutan din siya ni Purico Purga. Saan ka pupunta, Bullet Bulate? Katapusan mo na ngayon, ikaw at ang iyong mga itlog at larva. Ayan na ang kontrabida, hayaw ni Bullet Bulate. Aba, at ako ang tinawag mong kontrabida, sabi na Purico Purga. Ilang sandali pa, ang mapanganib na si Bullet na nagpakitang gilas, ngayon isa ng bulating matigas. Nagwakas na ang panggugulo niya sa tiyan ni Joshua. Anong nangyari kay Bullet Bulate? Tama, siya ay naging matigas na bulate. Sa wakas, ay natuto na rin sina Joshua at Casey. Lagi na silang nakachinelas, lagi na rin silang naghuhugas ng kamay bago kumain, at hindi na nila pinapahaba ang kanilang mga kuko dahil ayaw na nilang magkaroon ng bulate sa tiyan. Samantala, patuloy pa rin na nag-aabang ang mga maraming itlog ng bulate sa lupa. Naghihintay sila sa mga batang ayaw magsuot ng tsinelas, ayaw maghugas ng kanilang mga kamay, para ito ay papasukin nila. So, doon na natuto sina Joshua at Casey na ayaw na nilang umalis o lumabas ng bahay na walang tsinelas. Ayaw na rin nilang kumain na hindi naghuhugas ng kamay. So, anong nangyari kina Joshua at Casey? Tama, sila ay nanghina dahil merong bulate sa loob ng kanilang tiyan. Ano ang ginawa nila nanay at tatay para mapaalis ang bulate sa tiyan? Tama, pinapasok nila si Purico Purga para labanan ang mga larva at itlog, pati na rin si Bullet Bulate, kaya si Bullet Bulate ay namatay. So, ang wakas ng kwento ay natuto na sila Joshua at Casey na maghugas ng kamay, magsuot ng tsinelas pag naglalaro. Okay?